What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y may hinandang video para sa ating mga kasamahan sa aviation. At sana magustuhan nyo. Pero bago ang lahat, dapat mag-ayos muna tayo. At kailangan natin magpalit ng damit. Yan! So pogi na tayo at simulan na natin ang ating video. Maraming salamat po sa napakagandang introduction para sa akin sa bumubuo ng Innovative Aviation Training Services. Muli po maraming salamat sa inyong magandang imbitasyon para makapagsalita dito sa ating career orientation. At sa mga nandito ngayon na dumalo sa ating ka-up AM interview coaching and career orientation, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Emmanuel Carlos Ocampo, isang aeronautical engineer at graduate ako ng PATS way back 2005. Ako ay nandito sa inyong harapan ngayon upang mabigay ng maiksing inspirasyon at tips upang maging successful aircraft mechanic. So bigyan ko lang kayo ng konting background. Ako ay taga Bulacan at ang aking mother ay isang pastor. Ang aking father naman ay isang HVAC technician. High voltage aircon technician. So ngayong araw, ibabahagi ko yung pinagdaanan ko bilang isang mekaniko. Sisimulan ko yung pag-share ko nung high school ako. Yung high school ako talagang ako lang yata yung walang parkada nung high school ako. Napakatahimik ko kasi tao noon. At talagang yung puso at isip ko nakatulog sa pag-aaral. At awa ng Diyos, after ng 4 years na graduate tayo at kolehiyo na, ito napadpad sa Maynila at pumasok tayo sa PATS. Kumuha tayo ng 5 years course, BS Aeronautical Engineering. Tulad ng pag-aakala ko na yun yung kailangan na course para makapag-flying. Kasi yun yung desire ko nung bata pa ako, no? Maging piloto. Along the way, talagang nalaman ko na hindi mo naman kailangan na mag-aral ng 5 years para makapag-flying. At ako ay medyo nalungkot nung mga panahon na yun. Pero sa isang banda, tinuloy ko na rin yung course ko kasi syempre 5 years pagkatapos mong makagraduate. Yung pangalan mo, malalagyan ng engineer. Diba? Medyo maganda-gandang tingnan. So tinuloy ko na yung course ko at sabi ko kay Lord, bahala ka na kung anong mangyayari sa akin, kung anong trabaho naghihintay sa akin pagkatapos ng aking course. So yun na nga. At yun, mga early years ko sa PATS na alala ko, talagang yung suporta ng mga magulang ko nandun sa akin at hindi ko makakalimutan kahit papano tumutulong din ako sa kanila sa pagsuporta sa aking pag-aaral. Natatandaan ko noon talagang lahat ng pagkakakitaan talagang ginawa ko. Tulad ng mga kung ano-ano na lang tininda ko noon . Hindi ko na isa-isahin sa inyo pero mahilig talaga ako magtinda-tinda nung nagbinata ako. At hanggang ngayon, dala-dala ko yung ugali na yon. Ewan ko kung may lahi kami in check, no? Pero double check ko, baka meron niya lahing check. So yun, kahit papano nagtitinda ako ng kahit ano para may extra na pagkakakitaan na makakatulong sa pag-aaral ko. Yun eh kusang loob ko, no, na tulong sa mga magulang ko.
At masaya naman ako kahit papaano. Nakakadagdag din siya talaga, no, ng financial na tulong sa pag-aaral ko. After ilang taon ng pag-aaral, pagsusunog ng kilay, ay dumating na yung pagkakataon na mag-take ng board exam. So, talagang iba yung pag-aaral at pag-review. Kailangan talagang paghandaan kasi hindi biro, no? Once a year lang ginagawa yung board exam. Naalala ko, nag-ano pa ako noon, nag-review center. So, pagdating na exam, lahat excited, no? Kasi fresh na fresh from review center. So, take tayo na exam, ganyan. After ilang araw, lumabas yung result. Wala yung pangalan ko. Nalungkot ako kasi konti na lang, no? Alam ko 73% yung nakuha ko, eh. Talagang masakit talaga sa puso yung ganun kasi tagal mong inintay tapos bagsak ka. Pero hindi ako nawala ng pag-asa noon, no? Kasi habang buhay may pag-asa naman talaga. At nagtuloy lang ako. So next take naman natin ng exam next year ulit. So tuloy lang tayo ganyan. Pagka-graduate, naghanap tayo ng ma-applyan, mapapasukan. Ang dami kong in-applyan ng trabaho noon, naalala ko. Talagang hirap na hirap ako makapasok kasi fresh graduate. So, yun ang isa sa pinakamahirap sa mga fresh graduate, no? Makaharap ng magandang trabaho. Pasa dito, pasa doon. Hanggang sa makarinig ako ng balita na si LTP hiring. Sabi ko, ba magandang company ito, Lufthansa. So, nagpasa tayo. Unang pasa. Nang resume, ang tagal na inintay ko, walang tawag. So, after ilang buwan, kung naalala ko, palagay ko mga after 1 month yata or 2 months, nagpasa ulit ako. So, pangalawang pasa, wala pa rin. Sabi ko, ano kaya nangyayari? Bakit hindi ako tinatawagan? So, ganun lang, pasa lang ulit ako. Pangatlong pasa, sabi ko, Lord, last ko na to. Kung hindi pa rin ako tawagan, magtatry na lang ako sa iba. Ang good news guys, after ilang linggo, tinawagan ako ni Lufthansa for exam ng MTP program nila. Talagang hindi ko makalimutan, napakahirap talaga na exam sa kanilang entrance exam. Pero awa ng Diyos ay pumasa tayo, no? Kasi paghahandaan natin, eh. Kapag may exam tayo, talagang kailangan natin paghandaan. Hindi pwede yung relax-relax lang tayo. So, napaghandaan naman natin yung exam at nakapasa ako. So, ayos. Tuloy na MTP. So, yun, pinasa natin mga requirements. Nag-medical tayo. Yung pasado naman. At ito na nga, ano, magsisimula na tayo ng maintenance training program. So, naalala ko, nag-start ako ng MTP ko way back 2006. So yun, nagsimula tayo ng MTP at ang batch ko dun ay 25. So shoutout sa mga batch 25 dyan na mga successful na rin ngayon. Hello sa inyo. 6 months training. So yung 6 months training na yun, yung 4 months dun, classroom training. So yung classroom training, every module meron niyang exam. Talagang malupit ang MTP talaga. So nakalimutan ko na kung ilang module. I think mga 11 or 12. Parang ganyan. Awa naman ng Diyos, kada module na ipapasa natin. At kasi pag may naibagsak ang module, tatlong bagsak, wala na. Tapos na karir mo sa MTP. Bye bye na. Naalala ko meron kami isang kabatch na nakatatlo siyang bagsak. Malungkot para sa amin kasi nalagasan kami na isa. Pero ganun talaga, kailangan tuloy lang tayo kung ano, kahit anong mangyari sa buhay natin. So pagkatapos ng 4 months, OJT, 2 months dun, training na, on the job training. Isasabak ka na ni LTTP sa LTP. Yung LTTP guys, yun yung training center ng Lufthansa. Naalala ko sa ano ko napunta nun. Sa AO. So alam niyo naman trabaho ng AO, di ba guys? Ito yung heavy maintenance. Pag
sinabi nating heavy maintenance, talagang malupit ang baklasan ng pesa dito. Kasi overhaul yan eh. Napakasayang experience kasi nababait din yung mga tao sa AO. Pagkatapos ng 2 months OJT ko, ito na no. Kasi may last exam. Naalala ko yung last exam ko sa MTP. Yung last exam ko guys, alam niyo ba kung ano yung masaya dun? Kasabay niya yung board exam ko. So nakalipas na isang taon, natapat pa doon sa last exam ko ng MTP yung board exam. So di ba ang saya nun, di ba? Pero this time guys, hindi na ako nag-review center. So self-study lang ako. Naalala ko yung mga reviewer ko dyan. Nung next na board exam ko, talagang ang kakapal. Talagang sariling sikap na ako nun. Hindi na ako nag-review center. Tuwing uuwi ako galing MTP, binubuksan ko yung mga reviewer ko. Kasi kahit papano dapat nagsisimula na tayo mag-review kasi iniintay natin yung next board exam nga. Nauna naman yung last exam ng MTP, no? Tapos after ilang araw yung board exam ko. At alam niyo ba nangyari doon sa pangalawang take ko guys? Pasado. Maraming salamat sa Panginoon kasi ginabayan niya tayo sa pagkuha ng exam at naipasa natin, no? Napakasaya ko talaga. Talagang iniisip ko talaga noon. Engineer Emmanuel Carlos Ocampo. Diba? Pogi. Pogi points. So, kasi talagang pinagsikapan ko naman talaga yung pag-aaral na 5 taon. So, lahat naman talaga ng bagay dapat pagsikapan natin. So, talagang di ako pumayag na hindi ako makapasa sa board exam. Kasi parang mababaliwala yung 5 years mo. At yung inaasa mo na maging engineer ka, eh hindi mo makakamtan kapag tumigil ka lang doon sa pagkatapos na una mong bagsak. Diba? So, celebration talaga yun guys. Naalala ko, celebration kami nun. Tinawag yung mga kapitbahay namin, talaga lahat invited. Gandang celebration kasi pasado. Engineer. So yun, engineer na. Tapos, yung huling exam ko sa MTP, muntik ko na ibagsak dahil doon sa pagre-review ko doon sa board exam. Alam ko, 75% nakuha ko doon sa last exam, last module ko sa MTP. Masaya pa rin ako kasi 75%, pasado yun. Ito na, deploy na tayo, de-deploy na tayo sa field, no? So, si HR nagsasabi kasi kung saan ka mapupunta, sila yung nag-a-assign. At ako ay natutuwa dahil na-assign ako sa line maintenance, di ba? Ang saya nun, kasi OJT natin, aircraft overhaul. Tapos yung na-deploy na tayo sa field, napunta tayo sa line maintenance. So, para sa akin, okay yun kasi panibago experience. So, ito na, line maintenance. Maninibago ko kasi sa AO, relax, ganyan. I mean, na-relax yung wala kang, sa line maintenance kasi alam niyo naman yung line maintenance, diba? Talagang mabilis ang trabaho dyan. Kasi meron kayo nahabol na scheduled flight. So, line maintenance. Okay. Siyempre, junior, wala pa masyadong alam sa aeroplano. Tuturo naman lahat sa atin ng senior yan, no? Kaya tayo mga junior, pag tinuturoan tayo ng ating mga senior, makinig lang tayo guys. Huwag tayong mong sabihin natin na, ay, alam ko na yan sir, alam ko na yan. Huwag tayong ganun kasi sila yung mas nakakaalam kasi experienceado sila, no? Kasi senior kaya sila. So, makinig lang tayo sa kanila para din sa atin yun. Yun ang una kong tip sa inyo, no? Kung papasok kayo ng mekaniko bago kayo sa company, makisama lang tayo sa mga nandun, no? At makinig tayo sa mga tips na ibibigay din nila sa atin. Malaking tulong yan para sa kinabukasan natin, no? Sa future natin, sa mga pangarap nyo na maging successful na mekaniko. After kong junior, syempre may ilang buwan yan after ng probationary, maging regular ka.
after regular maging mechanic C ka, after 1 year na mechanic C maging mechanic B ka. So yung sinasabi ko sa Lufthansa, no? So after 2.5 years ko sa line maintenance, talagang kumuha na ako ng lisensya kasi kailangan mo ng required years of experience para makakuha ng lisensya. ANP sa kaap noong panahon ko, 2.5 years ang required nila sa airframe at 2.5 years sa power plant. So 2.5 years ANP naman ako, parehas ko naman siya na practice, no, within 2.5 years. Kaya nakakuha tayo ng ating lisensya, no, ANP sa kaap. Ang problema lang, hindi ko na experience yung mechanic A kasi talagang tinapos ko lang yung kontrata ko, no, 7 years. At nag-take naman ako ng exam. Ang problema naman, hindi tayo umabot, no, hindi pinalad. 74% ang passing, 75%. So tinapos ko lang yung kontrata ko at naganap tayo na malilipatan. Nagpasa ako ng resume doon sa kaibigan ko na nasa abroad. Inakita ko mukhang maganda, napasukan niya ng trabaho. Sabi nga niya, sige, papasa ko yan at tingnan natin kung kailan katatawagan. So habang nakalis ako sa Lufthansa, syempre kailangan meron tayong trabaho. Pero napakabuti naman ng Panginoon kasi pagkaalis ka sa Lufthansa, nakapasok ako sa SIAEP, Singapore Airlines Engineering Philippines. So sa SIAEP naman, panibagong experience na naman sa akin kasi base maintenance sila. Base maintenance. Meron din silang line pero hindi ganun karaming flight nila. Napunta ako sa Engine 2 Group. Sa Engine 2 Group, ako yung kasamahan inspector, no, sa grupo. Na-hire ako doon bilang mechanic A. Ang hindi ko makakalimutan dito sa base maintenance, yung ikaw yung mag-evaluate ng damage. Kaya talaga mamamaster mo yung isa mong area kasi nandun ka lang naka-assign. Pero once in a while yata ngayon, niro-rotate nila, no, para naman na maganda yung experience ng mga mechanic. So yan, base maintenance ako sa SIAEP. Yun nga, tulad na sabi ko, hindi ko makalimutan yung natuto ko mag-evaluate ng damage dyan. Although sa Lufthansa before, marunong naman tayo mag-evaluate ng damage. Yun nga lang, kasi sa base, mas marami kang mga evaluation ng damage dito, no. So habang nag-iintay ng offer ng abroad, doon tayo sa SIAEP. So after 10 months, nag-message yung tropa ko, no, na okay na raw yung application ko at pinagpapasa na ako ng requirements. So saya-saya ko talaga, abroad. Nagpasa tayo ng requirements, medical na naman. At napakabuti ng Lord, nakapasa na naman tayo. At ito na, pupunta na tayo sa Saudi. So first time ko abroad, guys, sabi ko, pahala na kung anong mangyayari at hindi ko alam talaga. Wala akong idea kung ano yung naghihintay sa akin sa Saudi. Siyempre, ibang lahi na yung mga kasama mo sa trabaho, diba? So yun, yung pangatlo kong company, ito si Alphastar. Line maintenance sila. Nung tumating ako dito, talagang napakalaking pagbabago na naman sa akin kasi Saudi, first time mo sa Saudi, maiinitan ka talaga. Maganda kasi meron ng mga Pilipino na nauna rito sa Alphastar. So kahit papano may tropa tayo. So alam niyo naman, pag Pilipino talagang palakaibigan niyan kahit saan mapunta. So diba, tama ako, guys? Tayo mga Pilipino, palakaibigan tayo sa kapwa natin Pilipino. Yan, tama yan. Pangit yung ano, yung pasikatan. So pangit yun, guys, iwasan natin yung ganun, yung yabangan. At walang magandang maidudulot sa atin yun. Kakaroon lang tayo ng mga kaaway pag ganyan ugali natin. So after ilang buwan ko sa Alphastar, talagang pinagsikapan ko na makakuha ng lisensya dito sa Saudi. Kasi syempre iba license nila rito. Tsaka kailangan natin yung license para makatatak. So sabi ko kay boss, ano bang requirements, ganyan, tanong tayo sa kanya. Sinabi naman niya yung mga kailangan at
Tinulungan naman niya tayo at sinuportahan para makuha agad yung lisensya. So yun, nagkaroon tayo na lisensya. Ang tawag nila sa lisensya rito, mechanic lang, mechanic. So nung nakuha ko yung lisensya ko, talagang celebration na naman guys, kasi yung simula ng ano eh, pagiging talagang ganap na mekaniko. Pero hindi ganun kadali, hindi porke may lisensya ka na, pwede ka na tumatak. So, bawat company, meron silang kanilang mga procedure, no? After kumakuha ng license, required pa nila na makapasa ako sa quality interview. So, after quality interview, binigyan nila ako ng stamp. O, syempre, ito na pinakamasaya sa lahat, stamp. May stamp na ako. Akala ko hanggang doon na yun. Yun pala, meron pa. Kasi yung stamp mo, for maintenance lang ang pwede mong tatakan. So, kailangan natin ng release, di ba? So, maganda, ang maganda kasi dyan, yung nag-interview sa akin sa release, si Kabayan. At maganda naman yung naging interview niya sa akin at nasagot ko naman lahat. Kaya after ilang araw, binigay yung release ko. So, napakasayo kasi yun yung pinakamimiti ng lahat ng tao, di ba? Makuha yung release bilang mekaniko, which is na hindi ko nakuha before sa mga company ko. So yun nga, nakuha natin yung release, pwede na tayong tumatak ng release, syempre. So maganda kasi dun guys, kapag may release ka na, pwede kang ma-assign as flight mechanic, which is yung yun yung pinaka gusto ko rin ma-experience, no? Kasi sa company ko before, hindi ko siya na-experience. Talaga excited ako na ma-experience siya dito sa Saudi. At hindi ko makakalimutan yun nung nabigyan ako ng chance na lumipad. Alpastar ako, pero after ilang buwan, nagkaroon ng bagong company, which is yung Sky Prime. So, from Alpastar, nalipat tayo sa Sky Prime. So, Sky Prime. So, dito na guys, dito na talaga yung pinakaintay natin na chance na makalipad. Hindi ko makalimutan yun. Unang lipad ko guys, Phenom 300. So yung Phenom 300 na yun, nakuha ko lang yung training na yun dito nung dumating ako sa Saudi. I mean, fresh training ko siya. So talagang syempre, medyo hindi mo pakabisado kasi bago lang sa'yo. Pero niliparan ko na, di ba? Saya, di ba? Talagang maraming masayang experience sa pagiging mekaniko. At ang mga experience na yan, talagang dapat nating tinatandaan. At hindi lang natin tinatandaan, talagang lahat yan dapat nasa puso din natin. Kasi nasa puso natin na yung gawin na airworthy yung aeroplano every time. Hindi ko makakalimutan flight ko noon sa Abu Dhabi. After noon, nabigyan ako ng training ng Gulfstream. 450, 550. So, panibagong training na naman. So, nakalimutan ko banggitin sa inyo, no? Sa Lufthansa, nagkaroon ako ng training doon. Airbus 320, 330, tsaka 340. At ang una ko palang training doon ay 747. Pero, ala na yun, di ba? Yung classic Dash 400. So, yun. Nabigyan tayo ng training 450, 550. After ng training ko noon, after ilang araw, nabigyan tayo ng chance na lumipad na sa Gulfstream. So, promoted tayo guys kasi from Phenom, punta tayo ng Gulfstream. Medyo malaki-laki na, no? Siyempre, kabado na naman tayo. Panibagong aeroplano. Bago para sa akin kasi bagong training lang din ako doon. Pero yun yung maganda doon kasi talagang kung hindi mo susubukan, hindi mo matututunan, di ba? So, sige lang, go lang. Emmanuel, you have flight tomorrow. Going to Dubai, going to Jeddah. So, okay sir, no problem. Talagang napakasa experience ng flight mechanic. So, ano ba trabaho ng flight mechanic, guys? So, ang main responsibility ng flight mechanic ay yung pre-flight, post-flight, at kung malaking aircraft naman, kasama na dyan yung transit.
At syempre, kapag magkaroon ng problema sa labas, ikaw yung gagawa nun. Kaya nga, kasama ka sa flight. Talagang, every flight mo dapat may dalakang toolbox. So yun, 450, 550, nabigyan ng pagkakataon makalipad. And then, masarap experience, no? Kasi Gulfstream talagang mabilis yan, mabilis. Ayun yung tinatawag nilang Ferrari of flight. Kaya masaya rin ako, nagka-training ako niyan. Panibagong ano rito, kumbaga sa ano, panibagong trabaho. Dumadami na, no? Dati, Airbus lang eh, Airbus. Nadagdagan ng Phenom. Ngayon, Gulfstream, 450, 550, parang hindi na ako makatayo, guys, ah. Parang mahirap na magtrabaho. So yung company ko kasi dito, marami silang eroplano at iba-ibang klase, no. Kumbaga sa ulam, chop suey. Tinatawag natin chop suey. Meron silang Embraer, meron silang Gulfstream, meron silang Airbus. So yun, yung Phenom, Embraer may gawa nun. Meron din silang 550 dati, pero wala na ngayon. So after ng experience natin sa Gulfstream, hulaan nyo guys kung ano na yung next experience natin. Nabigyan tayo ng chance lumipad sa Airbus 320 nila. 320, 319 nila. Talagang promoted tayo, guys, kasi from maliit papunta sa malaki. So kasi yung eroplano namin, hindi naman to yung usual na eroplano na sinasakyan na commercial ba? Alam niyo naman eroplano namin, huwag yun ang pagsabi. Secret na lang natin yun. Maganda loob na eroplano namin, talagang parang nasa bahay ba? Ganyan. Tapos kasama mo pa yung magandang flight attendant. Maganda nga ba? So after ng Airbus 319-320 experience natin as flight mechanic, nabigyan naman tayo ng chance na lumipad sa 330 at 340. So pagsamahin na natin, no, kasi halos parehas lang naman yan. Pinagkaiba lang naman yan, yung isa apat makina. So yan, 330-340 rin kami at nagkaroon din ako experience na makalipad doon. Talagang ang laki talaga. Gano'n bang kalaking 330, guys? Basta malaki. So pag malaki, syempre malaki rin yung sakit sa ulo pag nagka-problema, di ba? Walk around pa lang dyan, ubos oras mo. Hindi katulad nung sa Phenom. Kahit 720 gawin ko every pre-flight, every post-flight, walang problema kasi lit lang ng Phenom . Parang kasing haba lang siya ng bus. So pagdating sa 330, 340, ang laki naman talagang. Isang 360 mo pa lang, ubos yung kalahating oras mo . Walk around pa lang. Pero magandang experience, guys, kasi sobrang ganda ng aeroplano, no, sa loob. So ayun nga, nabigyan ng chance lumipad sa 330, 340. So Phenom, Gulfstream, Airbus, talagang promoted tayo, guys. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi na-experience ko lahat ng mga pinapangarap ko lang dati. Talaga iba yun. Iba kasi enjoy nung ma-experience mo yung pinangarap mo lang dati. Talagang masarap sa pakiramdam. So, andito na. Ito tayo. Sky Prime. Ito, di ba? Pogi pag naka-uniform tayo. Yung mekaniko ko talagang sabi ko, kailan kaya ako makakapagsuot ng para na yung ganun. Siyempre kasi pag ganito suot natin, medyo pogi tayo, di ba? So yun, yung naikwento ko sa inyo ay experience ko, no, bilang isang mekaniko. So ang hindi ko makakalimutan na experience ko sa Lufthansa before, yung napunta ako sa task force group. Kasi task force group, siya yung nag-handle ng mga non-routine defects, mga ganyan, mga ADD. At isa sa pinakatas na hindi ko nakakalimutan dun, marami kaming experience, no? Mga
palitan. Hindi ko nabanggitin lahat kasi maubos yung oras natin. Sasabihin ko na lang yung experience ko nung nagpalit kami ng bleed valve sa makina. Pero bakit hindi ko makalimutan? Kasi kapapatay lang ng makina nun, guys. Troubleshooting kami. At sobrang init nun, di ba? Yun. Palit kami ng bleed valve talaga. Kahit nakagloves ka, damandama mo pa rin yung init eh. Kahit doble. Tsaka hindi lang naman sa kamay. Yung mismong core na makina, mainit yun pagkabukas mo. Siyempre, kasi may nahabol kang schedule flight eh. Yun yung maganda sa line maintenance. Talagang matututo kang magtrabaho na mabilis. Tapos sa base naman, ang hindi ko makakalimutan na experience yung nagpalit kami ng makina. Ilang beses kami nagpalit ng makina. I mean, talagang parang ano lang eh, parang laruan lang sa sobrang bilis eh. Kasi kaya mabilis kasi meron kaming magandang samahan. Meron tayong yung kasi sa isa ring na maganda sa company no, dapat yung mga kagrupo mo talagang iba yung bonding nyo bilang isang bilang isang mekaniko, kundi parang pamilya na rin no. Kasi pag ganun yung ating bonding, talagang yung trabaho natin saglit lang matatapos. Kasi nagkakaunawaan tayo eh. Kumbaga, alam mo na yung mga dapat mong gawin, alam mo na yung naka-assign sa'yo, yun yung gagawin mo. Dito naman sa previous company ko dito sa Saudi, ang hindi ko makakalimutan nga yung nabigyan ako experience na makalipad. No? Ang maipapayo ko lang sa mga baguhan tayo, di ba? So, kailangan tayo yung pinakamasipag sa trabaho. I mean, tayo yung aasahan ng mga senior natin. Tayo aasahan ng mga matagal na sa company na pinasukan natin. Kaya sumunod lang tayo sa mga policy nila, sa mga procedure nila, at magtrabaho lang tayo na maayos at lagi tayong susunod sa manual. Kasi hindi porke lagi mo ang ginagawa yung isang trabaho ay hindi ka na magtatrabaho ng walang manual no, sa tabi mo. Gawin natin practice yun. At okay yung papa-apekto sa mga negatibong tao. Kasi anong the way ng desire ng puso mo na marating yung pinapangarap mong tagumpay? Marami ka talaga makakasalamuhan ng mga ganyan. Talagang magda-down sa'yo. So tayo, focus lang tayo doon sa goal natin, which is yung magtagumpay tayo sa ating pinapangarap na trabaho. At huwag natin kalimutan, syempre, lagi tayong lalapit sa ating Panginoong Jesus. Sa lahat ng bagay, talagang dapat una talaga siya. No? Huwag natin kalimutan na magdasal palagi. Siya yung mag-iingat sa atin at maggagabay sa ating trabaho. At isa pang maipapayo ko sa inyo, hindi porke marami na tayong alam ay kailangan nating magyabang. No? Kasi sa aviation, dapat lahat tayo pamilya. So, isa pang maipapayo ko sa inyo ay gawin natin na maayos yung trabaho natin, mayroon mang nakakakita o wala. Kasi aeroplano yung hawak natin, guys. Kailangan talagang hindi tayo pwede magbiro-biro sa ating trabaho. Ilang buhay yung nakasalalay sa ating mga kamay. Palagi ko sinasabi yan sa mga junior ko dito. So, pag nasa trabaho tayo, guys, iwasan natin yung mga yung biruan, horse playing, kasi baka may masira tayo doon sa ginagawa nating piyesa. At alam niyo naman, piyesa ng aeroplano, talagang medyo may kataasan ng presyo yan. Kaya pag oras ng trabaho, guys, trabaho lang tayo. Kasi sa lahat ng bagay may oras, no? May tamang oras. At isa ko pang maipapayo sa inyo, huwag niyong kalimutan yung mga taong tumulong sa inyo before na nagsisimula kayo. So yan, tulad ko, yung mga senior ko before, talagang mga retirado na sila ngayon, talagang matataas yung paggalang natin sa kanila kasi sila yung nagturo sa atin. Pasensya na kayo, guys. Gabi kasi ako ng video, talagang medyo inaantok na. Busy sa trabaho, so ito lang yung time natin. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood sa aking video.
medyo mahaba pero I hope na na-inspire ko kayo no sa kwento ko. Pero bago ako magpaalam ay meron po akong konting kahilingan sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mechanicus. At i-click na rin po natin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ating i-upload. Ang purpose po ng aking YouTube channel na ito ay para magbigay ng inspirasyon sa mga bago na katulad nyo na nandito. I hope na mag-subscribe kayong lahat at mag-click sa notification bell. Kasi kada upload ng bagong videos na gagawin ko, manonotify kayo ni YouTube at mapapanood nyo agad yung video natin. So ito pong YouTube channel ko ay 2 months ago pa lang na na-create. At meron na tayong 13 videos at hopefully madadagdagan ko siya in the next few days. At sigurado ko guys, sigurado ko sa inyo na magugustuhan nyo lahat ng videos natin. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa bumubuo po ng Innovative Aviation Training Services. Maraming salamat po. See you po at God bless po sa inyong lahat. Bye!